alam nyo ba, tapatin ko kayo ha, tayo ang kauna-una ang Wheatgrass at Guevano na pinagsama. Kasi madalas magkahiwalay yan eh. At hindi ba kayo nagtataka sa history ng ganitong negosyo? First time na nangyari sa ganitong negosyo na ang kumpanya natin, ang produkto natin, ginaya ng karamihang networking company. Hindi kayo nagtataka? Dati ang produkto nila, siomay, mga food cart, ngayon Wheatgrass and Guevano na rin. Hindi kayo nagtaka? Eh, mas matanda sila sa atin eh. 7 years, 8 years na sila eh. Dapat tayo gumaya sa kanila eh. Bakit sila gumagaya? Food cart, siomay, kung ano-ano. O ganyang kaganda Jinga juice natin. Eh, click tayo. Kung tayo ay bago, dapat mangongopya tayo sa luma ng product nila. Tama ba? Eh, nakakatakot naman pag nangopya tayo ng product nila. Isipin mo product natin, Wheatgrass and Guevano, wheat siomay. Ano kaya lasa nun? Tama? May tama ako, ma'am? May tama ka rin, ma'am. Ganyang kaganda product natin, hindi ka nagtataka, ginagaya tayo ng marami. Diyan palang panalo ka na eh. At ito, masarap. Ano mang gaya nila sa Jinga Juice, hindi nila malalaman ang timpla niyan. Tandaan nyo, tayo lang masarap. May gumaya niyan, ang pait, ang asim. Paano magkiklik? Tayo, sarap oh. Tama? Tandaan mo, may timpla yan, hindi basta magagaya. Bakit? Hindi pwedeng, hindi kapurkit Jollibee ka, McDo ka, pare-parehas lasa. Iba ang burger ng McDo sa burger ng Jollibee, tandaan mo. Hindi sila hindi nila kayang gayahin ang timpla ng bawat isa. Ganon din tayo. Maliwanag?